Samantala, pagkakasakit, kawalan ng malinis na inuming tubig at trauma ang ilan sa mga problemang kinakaharap ngayon ng mga biktima ng Bagyong Pablo sa Mindanao. Pahirapan din ang pagpapalibing sa daan-daang namatay. May news to go si Salima Refan. Mga trapal at pirapirasong kahoy ang nagsisilbing silungan ngayon ng mga nawalan ng tirahan sa Katiil, Davao Oriental dahil sa nagdaang bagyo. Pero kung ganito kalalakas ang alon sa dalampasigan na sinabayan pa ng pabugsubugsong ulan, hindi na sapat ang mga tolda para maproteksyonan ang kalusugan ng mga biktima. Ang dalawang buwang gulang na sanggol na ito, tatlong araw nang inaapoy ng lagnat. Gusto ko lang po maging magamot siya. Yun lang po. Nababasa po siya. Wala siyang gamit na natira. Ayon sa mga doktor, acute respiratory infection ang karaniwang idinadaing ng mga pasyente sa District Hospital. Dumarami rin daw ang mga kaso ng diarrhea. Sa katunayan, mula sa 20 pasyente, bing isang dumaraing ng pananakitansyan at pagdudumi. Marami sa kanila, mga bata. Sa pagsusuri ng Department of Health, 20 water sources na sa 5 barangay ang nagpositibo sa E. coli bacteria. Expected nga na may mga gastroenteritis dahil nga wala na lang silang CR, yung tubig din, kung saan nila kukunin. Sa ngayon, kontrolado pa naman daw ang bilang ng mga nagkakasakit. Pero para makasiguro na mahagi na ng malinis na inuming tubig at water tablets ang health officials sa mga apektadong barangay. Nagsasagawa na rin ng water testing sa Boston at Baganga. Samantala, sa pagpapatuloy ng retrieval operations, hile-hilera ng mga bangkay ay nabutan ng GMA News sa New Bataan, Compostela Valley. Isasagawa raw sana isang mass burial noon pang nakaraang linggo, pero hindi ito pinayagan ng Department of Health. Katabi kasi ng isang eskwelahan at mga kabahayan ng bakanteng lote kung saan binalak ilibing ang mga bangkay. Pansamantala munang dinala sa public cemetery ang nasa 300. Isang 100 lang sa mga itong nakahimlay nasa nicho. Mahigit 200 ang naka-body bag pa rin. Ilang paraan ang naisip ng DOH para masolusyonan ang problema sa mga bangkay na hanggang ngayon ay hindi pa naililibing. Una, dapat ay makuha ang identifying mark sa mga labing hindi pa nakikilala bago ito ilibing sa isang mababaw na hukay, para kung may maghanap ay madali ito makukuha. Pwede rin daw lagyan ng yelo ang mga labi. Sa gitna ng problemang ito, tuloy ang pagbangon ng mga taga-New Bataan. Isinailalim sa stress debriefing ang mga residente. Actually, we call it psychological first aid. Na agad-agad, when the calamity struck and these people undergo trauma and then pain, anxiety and anguish, we really have to conduct the psychological first aid so that the grieving can slowly be responded to. May iba't ibang batches ng ekspertong tutugon at titingin at kakausap sa residente. Sa parang ito, kahit pa paano raw ay maiibsan ng takot at labis na lungkot na mahinagupit ng Bagyong Pablo. Mula rito sa Katiil, Davao Oriental, Salima Rafan, GMA News.